Magandang umaga sa ating lahat, lalo na sa tumaayos kong mag-aaral. Ngayon ay Biyernes, kaya ang ating pag-aaralan ay Mathematics para sa ikaapat na markahan, Module 4. Itutuloy natin yung pinag-aralan natin sa measurement. Salamat kay Binibining Lali Budolio sa kanyang PowerPoint presentation. Para sa ating alamin, sa bahaging alamin, sa pag-aaral ng module na ito, ikaw ay inaasang maisagawa ang mga sumusunod. Pagsukat ng mga bagay gamit ang tamang panukat, gamit ang grams at kilograms. Ngayon naman ay pagtitimbang. Kung nung nakaraan sa measurement ay tungkol sa pagsusukat ng haba, ano, o kaya ng haba o tangkad o taas, ngayon naman ay pagtitimbang gamit ang grams at kilograms sa mga bagay na ating nasa paligid. Okay. Yan. So, anong unit sa pagsukat ang angkop? Gamitin sa mga sumusunod, isulat ang G kung unit ay gram at kg kung unit ay kilogram. Okay. Yan. Tingnan nga natin kung alam niyo yan. Di ba alam niyo yan? O yan. Isang nakalagay, o, isang bear brand. May nakalagay dyan sa maliit na label. Tapos, eto naman, meron din. Asukal. Medyo malaki siya. Ay, asukal. Bigas. Okay. Dinorado rice. Ayan, may nakalagay na nga. O. Tapos, may nakalagay din dito sa bathroom tissue. Yan. Pag magagaan, yan ay grams lang. Kagaya ng gatas na beer brand. Ito yung nakalagay. 500 grams. Ayan, maliit lang. Itong isang sako ng bigas, hindi siya isang sako, nakasako siya pero maliit na. 25 kilograms. 25 kg. Yung bathroom tissue, medyo magaan lang din naman siya. Pwede siyang gamitin as gram. Okay? Okay. So, number 4, talong. Yan. Ang talong, pwede rin grams, pwede rin kilograms. Pero kasi pag tayo ay namimili sa palengke, talagang lahat yan ay di kilo. No, ilang kilong talong? Yan, sabihin mo, 1 kilo po. So, dapat yan ay kg. Ganon din ang saging, di kilo din. So, yan din ay kg, kilo rin, kilograms. Okay? Kasi malalaking bagay yan. Okay. So, ano-ano ang nakikita nyo sa larawan? Yan. Saan kayo karaniwang nakakakita ng ganito? Ano ang gamit ng mga ito? Yan. Ito ang iba't ibang uri ng timbangan. Timbangan o kaya measurement para sa bigat. Yan. Hindi ito timbangan o kaya hindi ito measurement para sa haba o kaya sa tangkad. Diba ang ginagamit natin, diba? Yun ginagamit natin dun sa pagsukat ng length ay tape measure, ruler, okay, meter stick. Yan, yung meter stick na di meter stick na di kahoy, as in isang metro, o kaya yung ginagamit ng mga karpentero na meter stick na pag inihila mo, lalo tumahaba. Yan, dalawang klase ang meter stick. Ang tawag naman doon ay meter stick, meter. Yung isa, yung nakarol, yung na pag inihila, meter din ang tawag doon. Okay. Ito naman ay mga kagamitan sa pagtitimbang naman ngayon. Pag ito, pagtitimbangin ang bigat o kaya yung timbang. Yan. Okay. So, yan nakikita nyo, di ba? Minsan may nahawakan lang, alam na kung ilang kilo. Yung nasa pangatlo, yan ay para sa grams lang. Pag bumibili kayo minsan, di ba, sa grocery o kaya sa mall, kagaya sa SM, bibili kayo ng candies, mga pira-piraso lang, ganyan ang kiluhan kasi grams lang siya. Ilang grams po? Sabihin nila, okay, ano lang po, 25 grams. Ayan. Medyo maliliit kasi yung candy, medyo magagaan, pero pag nilagay na dyan, medyo marami-rami na. Ayan. Kaya grams siya. Yung pinakauna, yan madalas natin makita sa palengke, pag bumibili na tayo ng bigas, kilo ng bigas, yan, kung ano man, kilo ng mga pagkain sa feeds, yan. Ito, yung pangalawa, ganun din. Medyo magical nga lang siya. Ano lang, hinahawakan lang ng ale, tapos wala kasi siyang kiluhan na nasa unahan. Kiluhan din naman siya ng pambigat o pangtimbang. Ito naman pang-apat, yan din ay, ano, isa rin siyang timbangan kapag si nanay o si tatay inaalam ang kanyang timbang, di ba?
inaalaman timbang natin, tatayuan niya ni nanay o kaya ni tatay o kaya kayo, pag nasa health center, inaalam kung ilan ang timbang ng kagaya nyo o kaya ng tao para malaman kung tumataba ba o kaya pumapayat. Yung panghuli or lima, yan, mga digital na rin yan. Kung meron digital clock, meron din digital na mga timbangan. Automatic, lumalabas yung number kung ilang kilo or grams ang nilagay mo pag pinatong mo. So, yan ang iba't ibang klase ng timbangan. Okay. So, para sa ating bahaging tuklasin, meron tayong may maikling akda na isinulat ni Dolores V. Bracamonte. Ang pamagat ay Ang Mga Paninda ni Mang Noli. Wow. Si Mang Noli ay isang tindero sa palengke. Iba-iba ang kanyang mga paninda. May gulay, prutas, bigas, isda at karne. Tuwing araw ng Sabado ay sumasama sa kanya ang anak niyang si Dan. Minsan ay nagtanong ito sa kanya, "Tatay, ano po ang pagkakaiba ng gram at kilogram? Napansin ko po kasi na iba po ang ginagamit ninyo na panukat kapag magaan at mabigat ang inyong tinitimbang." Yan. Natatawang sinagot ni Mang Noli ang anak. "Tama ka, anak. Gram ang ginagamit kong panukat kapag magaan at kaunti lamang ang bibilhin ng mamimili. At kilogram naman kapag mabigat at marami ang kanilang kukunin." "Ganun po pala yun, tatay. Ngayon po ay alam ko na. Salamat po, tatay," sagot ng anak. Yan, sige. Ano nga ba ang pamagat ng kwento? Yan, ang mga paninda ni Mang Noli. Sino ang tindero sa palengke? Sino nga? Tama, si Mang Noli. Ano-ano ang kanyang mga paninda? May gulay. Sino ang sumasama sa kanya tuwing araw ng Sabado? May lagay nga ito sa assessment. Okay. Ano ang tinanong ni Dan sa kanyang tatay? Ano nga ba ang tinanong ni Dan? Okay, sige. Okay. So, sa bagong suriin, narito ang mga halimbawa ng mga bagay na tinitimbang gamit ang gram at kilogram. Nakita niyo sa picture, di ba? Yung mga medyo magagaan na mga bagay, grams ang ginagamit na panimbang. Gaya ng Ajinomoto, mga sabon na Safeguard or whatever na sabon kasi medyo magaan lang naman siya sa kamaliit. Tapos mga chichiria kagaya ng Piatos. Nakalagay yan dyan, may maliit dyan na nakalagay. 25 grams. Okay, 10 grams pag maliit na Piatos. Okay. So, sa kilo naman, kilogram, pag mga mabibigat, tapos yung mga malalaki, yan, malalaki na sila. Kaya pag nilagay mo na yan sa timbangan ng grams, masisira yung timbangan niya. So, dapat yung malalaking kilohan naman ang gagamitin natin pang timbang. Bigas, yan, sinasabi ko sa inyo, mga feeds. Yung mga feeds na binibigay sa mga baboy, kasi may mga nagpo-poultry, na bumibili sila ng mga sako-sakong feeds. Ganon din yung mga nagpo-poultry. May piggery. Ganon din yung mga nagpo-poultry. Yung mga bumibili ng feeds para sa mga manukan. Yan, hogs, mga chicken starter, mga kung ano-ano mga pangalan. Ito naman, mga hog pellet or hog starter. Yan, or pre-starter, mga ganyan. Mga pagkain nila yan sa pag mayroon silang poultry. Babuyan na pinapakain. Sako-sako kasi sila kung bumili. So, yan, kilo din ang timbang na gagamitin. Lalo na yung pagbibili tayo ng isang buong manok, kilo din. Ganon din ang pagbibili natin ng mga katay na baboy o katay na mga, let's say, kahit baka o di kaya kalabaw o kambing. Basta yung mga malalaking bagay na parte ng hayop na binibili natin sa palengke. Lahat yun ay kilo ang ginagamit. Okay, na measurement. Okay, standard measurement.
Okay. Sa bahagi ng suriin, ano ang napansin ninyo sa mga bagay na sinukat gamit ang grammar? Sinabi ko kanina. Yon ay ginagamit lamang sa maliliit o kaya may kagaanang timbang. Anong napansin ninyo sa mga bagay na sinukat gamit ang kilogram? Yon ay ginagamit kapag ang tinitimbang ay mabibigat o di kaya malalaki na o maramihan. Yan. Sinusukat ang mga magaang bagay gamit ang gram at kilogram naman kung mabibigat na bagay. Ang sagot mo, sinagot na. So, magbigay ng iba pang mga halimbawa ng mga bagay na sinusukat gamit ang gram at kilogram. Sige nga, mag-isip nga. Ano nga ba maliban sa picture na nakita nyo? Sige. Yan. Ito yon para sa ating pagyamanin. Okay, dadagdagan ko na lang to para sa ating assessment. O, number one, anong gagamitin ba natin? Gram or kilogram? Number two, tilapia. Number three, crackers na cream o. Wow, cookies pala. Cookies na cream o. Four, sachet ng shampoo. Tapos, five, sachet ng orange juice. Tang, bigla akong nauhaw. Okay. So, ito ang mga dapat nating isaisip, ha? Una, sa pagsukat ng mga bagay, gumamit tayo ng mga angkop na kagamitan sa pagsukat. Di ba, naalala nyo, noong nakaraan sa measurement, panukat kapag kukunin natin ang haba ay ruler o kaya tape measure o di kaya ay meter stick. Yan, titingnan natin kung gaano katangkad yung mesang gagawin ni tatay. Siyempre, gagamitin natin yung meter stick o kaya yung medida, tape measure. Yan, hindi tayo gagamit ng timbangan, hindi tayo gagamit ng kilohan. Paano natin magagamit ang kilohan kung aalamin natin ang sukat ng tangkad o taas ng mesang gagamitin ni tatay? Diba? Hindi naman tayo nagtitimbang ng bigat ng mesa. Number two, ginagamit natin ang gram sa pagsukat ng magagaang bagay lamang. Tandaan yan ha. Three, ginagamit naman natin ang kilogram sa pagsukat ng mabibigat na bagay. Yan. Sige. So, ito rin ang tandaan ha sa conversion. May 1,000 grams sa isang kilogram. Tandaan yan ha, conversion. Hindi ko pala natalaka yung meter sa kayo yung centimeter conversion. Anyways, baka sa susunod. Okay, ang merong 1,000 grams sa isang kilogram. Tandaan yan ha. Ang isang kilogram ay katumbas ng 1,000 grams. Okay, para sa ating isagawa. Dali, no? Ibigay ang timbang gamit ang tamang unit of measure. Kung meron kayo dyan sa bahay na maliit na timbangan, gawin nyo to ha. Kung meron kayong maliit na timbangan na para sa grams, okay lang. Gawin yung experiment. Kasi nung nasa face-to-face pa, pinadadala ko sila ng timbangan sa school. Tapos sila ang nagsusukat ng mga bagay na dala nila. So, since kayo ang nasa bahay naman, pag-practisan nyo. Kung meron kayo yung maliit na timbangan para sa grams, okay, try nyo. Pero kung wala, pwede rin yung timbangan ng bigas na nahihiram. Kung meron kayong kapitbahay na may tindahan at may timbangan, baka pwedeng hiramin. Tapos, subukan yung magtimbang ng mga sumusunod. Okay? Dalawang kutsarang asukal. Yan, grams dapat ang sagot dito. School bag, yung bag nyo. Sige nga, timbangin nyo ngayon yung school bag nyo kung ilang kilo. Yung aklat, timbangin nyo. Lalagay nyo kung isang aklat, dalawang aklat, tatlong aklat. Pag isang aklat, ilang grams. Pag dalawang aklat, kilograms na siguro yun. Tatlong aklat, kilograms na yun kasi marami-rami na. Isang pirasong mansanas. O yan, timbangin nyo nga kung anong pirasong mansanas. Lalabas dyan ay grams lang. Hindi pa siya aabot ng kilo. Isang sakong bigas na kupuin na. Patulong sa nanay kung kailangan ha. Depende sa sakong bigas kung anong meron sa inyo sa bahay. Kung medyo maliit lang yung sako ng bigas nyo, baka abutin lang yan ng 20 grams or baka yung sakong bigas na nasa inyo ay 10 kilograms. Okay lang din. So,
lagyan nyo or mag-practice kayo ng pagtitimbang ng mga bagay o gamit na meron sa inyong bahay para mas lalo nyo ma-experience, ma-manipulate kung ano bang ibig sabihin ng gram sa kilogram. Okay? Magpatulong na lang sa magulang or sa guardian. Okay? Kasi nung nasa face-to-face, nakagrouping sa koneto, tapos magre-reporting sila. Okay, so nasa bahay kayo, kayo na lang ni nanay tatay ang mag-bonding kung paano pagtitimbang ng mga bagay-bagay na nasa inyong bahay. Okay? Ito rin, oh. Isulat kung G or KG. Kanina sinagutan ko na ito dun sa, ano, sa tayahin, ay sa subukin. No? May mga sagot na to, perfect na yan. Okay. Para sa ating performance test, sa loob ng inyong tahanan, magtala, ito na sinasabi ko, ng tatlong bagay na sinusukat gamit ang gram at tatlong bagay na sinusukat gamit ang kilogram. Isulat ang inyong sagot sa papel. Lagyan ng pangalan na kung gusto niyo i-drawing, okay lang din. So, ilalagay niyo sa title sa taas, mga bagay na sinusukat gamit ang gram. Tapos mag-drawing kayo. Drawing nyo yung tatlong bagay. Tapos sa baba naman ng papel, tatlong bagay na sinusukat gamit ang kilogram. Tapos i-drawing nyo yung tatlong bagay na yun. Okay? So ito yung rubrics. Tama ang naitalang bagay. Okay, 5 points. Kompleto ang naitalang bagay. 5 points. So may kabuuan tayong 10 points para sa ating performance. Okay? Yan, magaling mga bata, mag-ingat palagi at pagbutihin pa ang inyong pag-aaral. Hanggang sa muli!